Magandang araw uli mga kapare. Joven Eye Mechanic nagbabalik para sa update ng ating sasakyan na ino-overhaul, yung Elantra 1.6 liter engine. Bibigyan ko lang kayo dito ng counting idea about sa mga price ng parts na papalitan sa tinatawag na engine overhauling or sa pag-recondition ng sasakyan. Sa mga hindi pala nakapanood nitong video na to, yung nangyari dito, yung knocking sound yung makina, yung pag in-start mo na lagatok at nagkaroon ng loss compression din. So ngayon okay na yung liner nito. Yan. Na liner na ng machine shop, balik natin to sa standard. Bago ko buhuin, bago natin i-assemble to, papakita ko lang sa inyo yung mga parts na ating papalitan at yung price nito. Yung mga presyuhan dito sa Saudi. So ang overhauling pala, ang gastos nito magdidepende sa sira ng makina, magdidepende sa labor ng iba't ibang technician, magdidepende rin sa machine shop sa paghingi sa charge nila sa labor, at magdidepende rin sa auto supply sa pagbinta sa atin ng mga parts. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga parts na ating papalitan at mga presyo nito, pero sa real. So, ang mga papalitan pala natin dito mga kapade, andito na rin yung mga parts, kumbaga nabili na. Siyempre sa pag-overhaul ng sasakyan, yung overhauling gasket hindi mawawala yan. Yung part number niya, gasket kit engine overhauling. Yan yung mga kasama dyan sa kit na yan. Andyan yung valve seal, mga crankshaft oil seal, yung cylinder head gasket, yung intake gasket, lahat ng mga o-ring andyan. Yun. At nagkakahalaga naman to ng 510 real. Tsaka yung ito, itong nasa karton na to, yung cover assembly timing chain oil pump. So magtataka kayo mga kapatid, ba't pinalitan ko tong cover assembly timing chain oil pump. Ang order ko dito oil pump lang, kaso nga lang sa Hyundai walang oil pump lang na nabibili. Kasama na tong cover na to, kaya assembly na siya. So ito lang sana ang na-request ko. So ano na to, assembly na. Kasi nga mga kapade, ano na to, yung nagkaribaba yung loob, panigurado yung oil nito, yung pump ng oil mahina na, kaya na-request ko na din to. Ang halaga naman nito 795 real. Tsaka ano, ito pa yung piston na damage din to, kumayod to sa liner. Ito bago na to. Yan, bago na to mga kapade. Apat na peraso. Ang presyo naman ito 202 real. Kasama na dito yung pin, yung piston and pin. Ang part number naman ito, ito yan, piston and pin assembly. Apat na piraso yan, 202 real lang isa. Bale yung apat, 808 real. Tsaka hindi mawawala sa pag-overhaul yung itong piston ring assembly na din to. Ito din yung part number nito,
Ayan. Ayan. Ring set piston. Standard to mga kapadi. Ang halaga naman ito na piston ring, isang set 337 real. Tsaka yung bearing na kinayod, ito na, bago na to, na-seating na ng machine shop. Main bearing. Ayan. Ayan ang nakakabit na yan. Bali, apat na magkakapare, ay limang magkakapares. Ayan, limang magkakapares to. Ang halaga nitong lahat na set na to, crankshaft main bearing 240 real. Tsaka yung isa pang bearing, ito yung sa connecting rod. Ayan. Ang halaga naman ito, apat na pares, 184. Ayan, 184 real. Apat na pares. Tsaka ito yung washer, thrust washer. Yung sa crankshaft. Ito yung part number niya. Ang halaga naman ito, 55 real. Dalawang piraso. So, yun mga kapadi. Plus, siyempre, ang charge nito ng machine shop. Nung tinanong ko, pag liner, ito pag rebore nito, pag lagay ng sleeve, 1,000 real. Kasama na pala doon yung sa cylinder head, pag resort face, tsaka pag assemble ng valve seal. So ano pa, plus siyempre yung charge ng mekaniko dito, depende na rin sa gagawa. So sa parts pa lang nito, abuti ng 3,929 real kasama yung machine shop at lahat ng parts. Wala pa dun yung labor ng mechanic. Tsaka hindi pa pala kasama dun yung oil, yung oil filter, yung coolant. Yan, hindi pa kasama dun. Basta yung parts lang na pinalitan natin sa loob ng makina, inabot ng 3,929 real. Yun na, parts lang. Hindi pa kasama yung mga pakaunti-kaunti na mga parts. Ito lang yung mga main parts sa loob ng engine na dapat ating sisiguraduhin na balik sa standard. Kung baga, recondition natin yung sasakyan na balik sa original. So, lahat yan mga kapadi, original from Hyundai. Yan, lahat yan talaga to from dealership. Para masigurado natin na pag-andar ng ating makina ay talagang swabe. So mga kapadi, ang susunod na video nito yung pag nabuo ko na lang. Kasi ang trabaho natin dito hindi tuloy-tuloy, pahinto-hinto. Kasi kung may mga quick service, yung mga madalian na trabaho, yun ang inuuna natin. Ito medyo hindi natin priority yung overhauling dito kasi matagal na trabaho to. Kung mayroon na mga change oil dyan, mga brake, yan ang uunahin natin. So sa susunod na video, ang papakita ko dito sa inyo yung buo na, yung mga timing, yan, itong makina to. So hanggang dito muna mga kapadi. Kung mapapansin nyo, tahimik ngayon kasi tanghali. Ito lang yung pagkakataon para makapag-video tayo ng maayos. Hindi masyado maingay. Salamat!